Hello mga ka-viewers, bali panibagong umaga po no. Bali kagabi po nag-install tayo ng kortina sa Pampanga. Tapos po natapos na natin 'yon. Isasama ko na lang sa vlog natin dito. Ngayon po ay nandito dito tayo sa Paniki Tarlac para mag site visit. So may susukatan po tayong bahay. Tapos habang nagsusukat kami, pakita ko lang muna sa inyo yung natapos namin sa Pampanga. And papakita ko rin po sa inyo yung isa site visit natin ngayon. Tapos po ay after namin magsukat dito, diretso kami ng Urdaneta, Pangasinan. Meron po kaming installation dun ngayon. Kaya medyo busy po itong vlog natin na to. So samahan nyo po kami, no? So update ko po kayo pag nandun na tayo sa site. First client po natin dito yan sa Mexico, Pampanga. Bali, meron na po kami na isabit ditong kurtina at ngayon ay pinaplansya na po ni Roda. Ito po yung itsura before ng kanyang sala bago natin lagyan ng kurtina. At ngayon, ito na po siya. Yung haba po na itong kurtina natin is 256 inches po yan. And ang pinalagay po ni client yung bestseller po natin na Almond and Thyme. Aside po sa living area, nagpalagay din po siya sa kanyang dining. Same color din po para uniform. And lastly, dito naman po sa master's bedroom, which is pagpasensya nyo na at magulo dahil meron pa pong mga inaayos. So meron po tayong one-way at split na ginawa dito sa kurtina niya. Next client po tayo, dito naman po tayo sa Florida Blanca, Pampanga, maglalagay ng ating mga very cutesy na kurtina. So nagkataon po sa sobrang busy namin, on the spot po kami nagtahi ng mga curtains, buti na lang talaga bihas ang ating sewer at talagang magaling sa paggawa po ng kurtina sa pagtatahe. So tatlong palapag po itong nilalagyan namin ng curtains. Kaya thank you Lord po talaga sa mga blessings na binibigay niyo sa amin. So itong kulay po na pinalagay ni client is sand and smoke. Madalas pong tinatanong sa amin paano ba mag-maintain ng isang kurtina. Ito pong mabababa po talaga, kaya naman po itong i-DIY. Pwede pong i-wash, pwede pong i-vacuum, o kaya po ipamaintain nyo po sa amin yearly po ha, o kaya po every 2 years, depende po talaga kung hindi naman po exposed sa dust yung bahay po ninyo. Aside po sa kurtina, nagsabit din po tayo ng mga blinds. So ito pong blinds natin, Losa po ang brand yan, premium blackout po ang nilalagay po natin. Hindi na po ako naglalagay ng mga basic dahil po sirain po mga yon. Ito naman pong master's bedroom, ay hindi po natin isagad sa ceiling ang kurtina dahil po sa taas ng bintana may aircon na. Nasa finishing stage na po kami at malapit nang matapos, kaya nag-start na din po kami mag-pack up at maglinis sa loob po ng bahay ng client. Ito po yung bahay na lalagyan natin ngayon ng kurtina. Bali, bahay po ito ng subscribers natin from US. And plano niya daw po magbakasyon by December. Kaya maaga po nagpabook na siya sa atin at nagpalagay na ng kurtina. Kasi alam po nilang peak season na po natin. Kaya hanggat maaari po, hanggat maaga. And now mga ka-viewers, bali nandito na tayo sa bahay ng client. So ang gagawin natin dito, bali tatlong bintana po yung lalagyan natin. Kung napansin niyo, ito isa. Tapos doon sa kabila, pinag-isa ko na lang po kasi kung dalawa pang nakasabit, pangit pong tingnan. As one yon, tapos itong sliding door dito. So tatlo. Bali, ang kakabit po natin dito mamaya, combination po ng light gray and color brown. Tapos po valance board lalagyan din natin kasi gusto ni client may valance board para daw mas elegante tingnan. So we'll see kung ano po yung magiging itsura once na nakabit na natin. So ito po mga furniture niya, mamaya highlights ko kung saan po nagpagawa si client. Ito guys yung view natin dito sa bahay po ni client. Ayan, meron po mga ready to harvest na mga palay, tapos mga na-harvest ng palay. Actually, palayan po itong napuntahan natin hanggang doon. Palayan, not sure kung sa kanila po lahat yung nakikita natin, no? Pero ayun po, puro palay po yan. So after din po ng ilang oras, medyo nakadalawang kurtina na po ang atin isabit at pinaplansya na po ni Roda yan. And ito po yung tinutukoy ko sa inyong valance board. So ito po ay optional or additional po na chinacharge natin kay client pag gusto niya po ng may valance board. So ito pong valance board, ang purpose po niyan, at least tinatakpan niya po yung track or yung sabitan po ng kurtina. And syempre to add elegance po
sa loob po ng bahay. So, ito po ay optional lang po. Pwede naman pong wala. Again, pwede rin pong meron. So, kung gusto niyo po yung ilaw ni client, ito po yung itsura sa malapitan. Guys, kain tayo. Meron tayong pansit, saka coke, tinapa. Pinagmerienda tayo ni ma'am. So, kain muna tayo. Makalipas po ang ilang oras, ito na po ang ating finished product. Alam niyo po ba, katagalan gusto ko na rin talaga maging interior designer. Kasi natutuwa ako pag meron po tayo napapagandang bahay. And syempre, mas lalo pong gumaganda talaga pag nag-invest po sa maganda at quality furniture ang client. So ito po mga furniture niya. Nabili niya po ito kay GEJ Gaza Furniture, which is binablog po natin yon at finifeature po natin sa ating YouTube channel. Ito naman po yung dining set, 8-seaters. Kinuhan ako na rin po ng malapitan para kung type nyo po yung design and plano nyo po magpagawa. Plus syempre yung mga elegant curtains natin. Sa totoo lang po, dapat plain brown po ang nilagay natin cortina dito. Pero nagsuggest po kay client na dapat meron man lang na light po na shade ng kulay. Kasi po medyo magmumukha madilim pag po plain brown lang ang atin nilagay. And natuwa naman po siya. At ito po yung sinabi niya sa atin. Kasi nga po wala siya, nasa Amerika. Pero tiwala naman po siya sa atin. Kaya ayun. And balik po tayo sa pagsa-site visit. Bali ngayon, dito po tayo sa Paniki Tarlac. Nag-site visit. And nagulat nga po sa bahay ni ma'am. Napakalaki. Parang kulang na lang po bitbitin ko si Princess Sarah dito sa bahay niya. At pagbalatin ko po ng patatas sa laki. And napakaganda rin po ng view dito sa taas. Makikita nyo yung ganda ng Tarlac at ng Pangasinan. Ngayon guys, nandito na tayo sa project natin sa Pangasinan or Daneta. So ngayon po ongoing, naglalagay tayo ng cortina. So ito, maaga pa nagpabook sa atin last month. Alam nyo po yung bahay nila is parang tiny house, no? Pero aesthetic po, mamaya itutur ko kayo dito kasi napakaganda po ng bahay sa loob. Tingnan niyo po yung TV area. Although kasi medyo magulo pa, marami pa po kami ginagawa ito. Ngayon po nagsasabit na kami ng curtains dito. Gusto kasi ni client talaga cortina. So kung napansin niyo naman po talaga in-effort na nila yung bahay sa mga gamit, ganyan. Kaya ayan po, curtains talaga ang gusto nila. Ito po si Roach, busy. Gumagawa siya ng mga quotation ng aming mga sinight visit. Ay, akala ko ano? bali doon po kami nagpa-fabricate ngayon sa labas. Wait lang, pakita ko si Jobe. Although ayoko na kasi pakita yung mga ginagawa natin. No, Roda, pakita ko ba, Roda? Pag-serve po kaliyahin. Ay, wag daw. Wag na daw po mga ka-viewers, no? Basta ando doon po si Jobe nagtatahe. Tapos si Roda, ginawa pong costume yung ano, cortina. Ayan. Mamaya guys, i-reveal ko po sa inyo yung ating finished product dito para makakuha po kayong idea sa bahay po nila. Guys, ito gazebo to ni client. Ang ganda ng pagkakagawa. Simple lang, minimalist. Bali ito, meron siyang braces na tubular dyan. Tapos guys, pagpasok sa loob, meron siyang mga all-weather furniture. Ayan. Tapos guys, ito yung kanilang ceiling sa gazebo. Naka-PVC panel. Tapos ang kitang ceiling fan nila, black siya, na bumagay dito sa kanilang gazebo. Ayan, ang ganda na ito mga halaman nila guys. Oh. Type ko yung mga ano, halaman. Ang ganda ng mga paso, black. Pinaint ng black yung paso, tapos ganda mga plants. Ang ganda. Guys, ito again yung kanilang gazebo. Guys, pakita ko sa inyo mamaya yung bahay ni ma'am. Napakaganda. Biglaan nga po nagkaroon tayo ng site visit dito sa Malasiki, Pangasinan. Kasi nalaman po ng ating subscribers na nasa Urdaneta po tayo. Kaya kinontak po tayo para pasukatan na rin po yung bahay nila. So medyo gabi na rin po, pero laban lang. Ganun po talaga. Kung gusto natin umasenso, dapat po magsipag tayo.
Bali guys, tapos na tayong kumain. Tapos po, halos patapos na rin tayo sa project. Ngayon po, sa totoo lang, ano na ba yung nararamdaman ko? Pagod na. Pero, alam niyo po mga ka-viewers, kahit pagod tayo, gusto ko pa rin makakuha yung idea sa bahay po ng client. Kasi inalaw niya tayong ito yung house niya para makakuha kayo ng idea, inspiration ba para sa papagawa niyong bahay. Kaya, gagawin natin, no? So, tara po. Tour ko kayo dito ngayon. Mga ka-viewers, bali ito yung ceiling ng client. Ayan. So, ceiling to sa living area. Tapos, meron siyang huge na chandelier. Tapos, naglagay po tayo dito ng dalawang cortina. Color cream po yan. So, actually po, to be honest, yung mga sofa po na client, papalit po nila. Kasi, yung contractor nagkamali po ng bigay na sukat. Kaya, napalaki po yung mga sofa ni client. Papalitan po nila yan, ha? Para po maging spacious pa po yung bahay. Kasi, sa totoo lang, tiny house po talaga yung bahay ni client. Dalawa lang sila sa bahay na to natitira. Kaya, ayun po. Ito na rin po yung back view ng kanilang pintuan. Na merong huge na door handle. Tapos yung switch is color black. May carpet na rin po yan. Yung tiles po nila dito is plain color po na 60 by 60 beige po yan. And yung favorite part ko po yung kanilang TV area. Ito po ay naka PU stone. So nakita yung sa middle. Nakita daw po ito ng client sa Pinterest. Tapos merong modular na cabinet po dito or modular na plywood din yan. Tapos naka-modular cabinet po yung kanilang TV rack dito. Tapos yung mga decor, sinors po sa Amazon, our home, mga yan. Kahit tiny house po itong bahay ni client, tingnan nyo po, hindi po tinipid sa materials, talagang aesthetic, talagang nag-source po sila sa Amazon, sa our home, ng mga pang-decor, yung pendant lights, ang ganda, gusto ko. And ito pong kitchen area nila, minimalist, pero bagay na bagay po sa interior po ng bahay ang kulay. Yung countertop po nila, white, pero may touch of gold, di ba? Gusto ko rin ng ganito kahit maliit lang yung bahay ko pero yung loob po ng house, hindi tipid sa materials. Talaga naglaan po ng budget si client para sa loob ng bahay niya, yung pagpapaganda. Diba? Tapos ito din yung favorite part ko po, yung dining area nila. Simple lang po yung ceiling pero may atake pagdating naman sa chandelier. And ito po kanilang dining set, sa our home po ito nabili. Kung napansin niyo po, wala po nasayang sa area. Even po ito, meron silang nilagay dyan na mirror. Tapos may light effects. Tapos naka-fluted panels. Then talaga ito yung type ko itong chandelier nila. Minimalist lang pero ang ganda oh. Parang kumakain ka sa restaurant. Yung mga pang-decor nila. Sabi po nila sa Amazon, pwede na po tayo mag-order. Basta meron lang pong shipping fee. Tapos may maximum lang din po na order na kailangan para maparating daw po sa Pinas yung order. Tapos po, again, ito yung dining area. Kung type po ninyo, screenshot nyo na. Talagang bumagay po yung cortina ang nilagay natin dito sa bahay po nila. Nakakasosyal talaga yung cream, no? Tapos nagtanong ako kay client, ano tong parang nakikita kong scoop? Pang-scoop po ba ito ng ice cream? Sabi niya daw po, pampatay po pala ng scented candle yan. Again, wala talaga na sayang sa space po ng bahay, even po yung corner. Ginawan po nila ng mini altar, gaya niyan. Tapos meron pong fluted panels na curve ang design. Bali, ito po palang bahay, meron tong dalawang bedroom din. Although, may mga gamit pa po, pakita ko na lang. Ito yung before po na itsura ng master's bedroom. And ngayon po, ito na po siya. Hindi ko na po naipakita ng buo sa inyo yung master's bedroom kasi po may mga gamit po sila dyan. Anyway, again, napalaki po talaga yung mga furniture ha kasi nagkamali po ng bigay again ng sukat yung contractor po nila. Ito naman po yung bedroom 2. Wall-to-wall po ang finish naman ng cortina natin dito. And paglabas po sa bahay ni client, ito na rin po yung itsura ng bahay niya. So, may privacy na sila at hindi na sila ganong ka-visible sa loob po ng bahay.
And ayun po mga ka-viewers, mga naging project natin. At soon, abangan nyo pa po yung mga natapos pa natin, no? So, sinipag lang talaga tayo mag-edit ngayon dahil holiday at wala po tayo mga install ngayon. Pero bukas, nasa panigitar lock po ako at mag-i-install na po ulit ako ng cortina doon. So, abangan nyo po yan. Tapos, meron pa tayo mga malalaking bahay na natapos. And talagang gustong-gusto nila yung curtains natin. Kaya thank you po. And sa mga subscribers natin at mga clients natin, through referral, recommendations, thank you po. And sa nanonood po ng vlog natin, kahit hindi po kayo nagpapalagay, thank you din po sa suporta sa aking channel. And again mga ka-viewers ha, kung talaga nagpa-plano po kayo, at ayun po yung inaayin nyo po na fabric para sa cortina ninyo is cortina namin. Ayun po ang aking Facebook, mag-message na po kayo dyan, may contact details na din yan. And pag-usapan po natin kung paano po natin pagagandahin yung dream house po ninyo. Kasi nga po, sabi nga nila, ang cortina po ay isa sa makeup ng bahay, which is totoo naman. So, marami din nagtatanong kung interior designer po ba ako. Hindi po, pero malay niya, di ba? Di tayo nag-close ng door, baka nga bigla tayo maging interior designer. So, let's see po, no? Kung ano po ibibigay sa atin ng Panginoon, sa inyo tayo dadalhin, dun tayo, no? So, again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!